mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzad at si Monica Veralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Kaugnay sa issue ng Ayungin Shoal, dumating na ang resupply boats sa Ayungin Shoal at nakarating na sa BRP Sierra Madre ngayong tanghali. Bangkang nagdala ng supplies para sa tropa ng pamahalaan, ligtas na nakarating sa Ayungin Shoal. I believe before the end of the year, we're going to have vaccines for children below 10. Pagbabakuna sa mga edad 11 pababa, posibleng magsimula bago matapos ang 2021. Tinaguri ang pinakamatandang Pilipino na si Francisca Susano. Pumanaw na. We can coordinate perhaps with NBI at police para surveillance. Ma-determine kung sino yung mga yan, grupo ba sila o individual, etc. National Telecommunication Commission makikipag-ugnayan sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation upang matuntun ang mga nasa likod ng scam messages. Hindi po. Actually, kung titingnan natin ang datos, according to PDEA, pati ang ating mga law enforcement agencies, ay marami na po tayong nahuli ng mga high-value targets. Palasyo, itinanggi nakakatakas ang mayayamang drug user sa anti-drug war ng Duterte administration. Hindi nagagastos na pondo ng DSWD karunasyon ng ilang senador. Senate Finance Committee plano nang tapusin ang plenary debates sa 2022 proposed national budget. Magandang hapon! Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube account sa UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Ligtas na nakarating sa Ayungin Shoal ang dalawang civilian boat na naghatid ng supply sa tropa ng pamahalaan na nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, minamando ito ng mga tauhan ng Philippine Navy at babalik sa Oyster Bay makalipas ang dalawang araw. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Kaugnay sa issue ng Ayungin Shoal, dumating na ang resupply boats sa Ayungin Shoal at nakarating na sa BRP Sierra Madre ngayong tanghali. Gaya ng pangako ni Chinese Ambassador Wang Zilian kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, hindi na hinarang ng Chinese Coast Guard ang mga bangka ng Pilipinas na nagdala ng supply sa tropa ng pamahalaan sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, ligtas na nakarating ang dalawang civilian resupply boats na minamando ng mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal bandang alas 11 ng umaga. Gayunman, sinabi ni Secretary Lorenzana na muli niyang kinausap ang Chinese ambassador dahil mayroong Chinese Coast Guard ship na nasa bisinidad. Nilapitan din aniya ng tatlong tauhan ng Chinese Coast Guard lula ng rubber boats ang BRP Sierra Madre. Kumuha ang mga ito ng larawan at video habang nagbababa ng mga cargo ang Philippine civilian boats na ayon kay Secretary Lorenzana ay isang paraan ng harassment at intimidation. Kinumpirma naman ng kalihim na babalik ang bangka sa Oyster Bay sa Palawan pagkatapos ng dalawang araw. Noong Martes, hinarang at binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang dalawang bangka ng Pilipinas na may lulang mga supply patungong Ayungin Shoal. Sinabi ni Maritime Law Expert Professor Jay Batumbakal sa programang Huntahang Legal, bagamat illegal ang ginawa ng Chinese Coast Guard, hindi aniya sapat ito para sumaklolo ang Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng umiiral na Mutual Defense Treaty. Ano yung requirements sa Mutual Defense Treaty? No? Very technical and restrictive po, shall we say, yung nakalagay na requirement on. Ang requirement po is an armed attack against Philippine troops, public ships, or aircraft
in the metropolitan territory of the Philippines, no? Pag sinabing metropolitan, ibig sabihin yung mga islands and waters of the Philippines under their jurisdiction, no? At dahil hindi gumamit ng armas ang Chinese Coast Guard sa panghaharas sa mga bangka ng Pilipinas, hindi aniya basta-basta gagalaw ang Amerika. Itong nangyari na Winater Cannon, yung ating mga barko, hindi po yan magka-qualify as an armed attack, no? Although, yun nga, maaring ginawa siya laban sa Philippine troops or vessels, no, doon sa South China Sea. Pero dahil walang armed attack, technically hindi pa yan nararapat na, na situation, no? Dagdag pa ni Professor Batong Bakal, sa ganitong mga taktika na kalulusot ang China sa ginagawa nilang harassment, bunso ng mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea, tama lamang aniya na patuloy na maghain ng diplomatic protest ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain sa Kamara ang isang resolusyon upang kondenahin at imbestigahan ang nangyaring pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard vessel sa bangka ng Pilipinas na magdadala sana ng supply sa mga sundalo sa Ayungin Shoal. Naniniwala naman ang isang security analyst na malaki ang posibilidad na magbago ang kilos ng China sa West Philippine Sea matapos ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa regional summit. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Sa tingin ko, magkakaroon talaga ng adjustments yung China sa current behavior niya sa area na yan dahil naipakita ng ating presidente ang kanyang pagkadismaya. Tiyak na may epekto sa China ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ASEAN-China Special Summit kahapon. Ayon sa security analyst na si Professor Romel Banlawi, maaaring pahupain ng China ang tensyon matapos sabihin ng Pangulo na kasuklam-suklam ang nangyari sa Ayungin Shoal kamakailan. Ngunit ayon kay Professor Banlawi, ang pinakahuling insidente ay nagpapakita ng kakulangan ng mekanismo ng dalawang bansa na magbibigay daan upang wag nang maulit ang ganitong pangyayari. So pinapakita dito yung gap between China's diplomatic behavior and China's ground behavior. Kaya nga isa sa mga minumungkahi ko ay magkaroon din ng mechanism between the two countries on the ground para makoordinate yung actions nila, at kung may mga unilateral actions yung both parties ay magkaroon ng prior coordination para maiwasan yung mga ganitong klaseng incidente, lalo na kung tayo rin magpapatrol yan. Isa anya sa sasagot sa problemang ito ay ang matagal nang isinusulong na Code of Conduct sa Rion. Samantala, inihain naman sa Kamara ang isang resolusyon na layong imbestigahan ang pangyayari sa Ayungin Shoal. Batay sa House Resolution No. 2370 ng makabayan lawmakers, dapat masiyasat ng husto kung papaano dinidepensahan ng pamahalaan ang maritime territory ng bansa batay sa nakasaad sa konstitusyon. Dagdag pa nito ang naipanalo ng Pilipinas noong 2016 sa Permanent Court of Arbitration na nagsasabing walang basihan ang ginagawang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling pinanindigan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang akusasyon laban sa isang kandidato sa pagkapangulo na gumagamit umano ng cocaine. Itinanggi ng palasyo na nakatatakas ang mayayamang drug users sa anti-drug war ng pamahalaan. Samantala, iginit naman ng Malacanang na voluntary lamang ang pagpapadrug test ng mga kandidato para sa pambansang halalan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Totoo yan. There's a candidate who was using cocaine. And you can ask yung mga mayaman. And sabi ng police, bakit hindi natin hinuli? Bakit hindi mo hinuli, Presidente? Hindi mo alam ang mga mayaman. They go on yate, or in the air. Doon niya sila mag-sop-sop ng ano nila.
Ilang pagkakataon nang nababanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga talumpati sa publiko ang akusasyon nito laban sa isang hindi pinapangalanang kandidato sa pagkapangulo na gumagamit umano ng cocaine. Kagabi, sinabi nitong hindi nahuhuli ng mga otoridad ang nasabing personalidad dahil ginagawa umano nito ang illegal na bisyo sa mga yate o pribadong eroplano. Bunsod ng kontrobersyal na pahayag, na-question ang anti-drug war ng administrasyon. Inakusahan ng mga kritiko ang pamahalaan na mas pinagtutuunan sa anti-drug operations ang mahihirap habang nakaliligtas umano ang mayaman at may koneksyon sa mga may kapangyarihan, bagay na itinanggi naman ng palasyo. Hindi po. Actually, kung titingnan natin ang datos, according to PDEA, pati ang ating mga law enforcement agencies, ay marami na po tayong nahuli ng mga high-value targets na lumalabag sa Dangerous Drugs Act, no? Ayon sa Malacanang, nais lamang iparating ng Pangulo ang paghingi ng kooperasyon sa publiko upang maisuplong ang mga sangkot sa illegal drug operation. Samantala, bunsod ng patutsada ng Pangulo sa presidential aspirant na cocaine user umano, muling naging mainit na usapin ang pagsailalim sa drug test ng mga tatakbo sa susunod na halalan. Nauna nang sumailalim sa drug test ang magkatandem na sina Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III. Maging si dating senador at presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos, nagpa-cocaine test na rin. Subalit ayon sa Malacanang, hindi naman ito mandatory. That's voluntary. Even if hindi siya kasama sa mga requirements for candidates, whether presidential, vice presidential, senator, or kung anumang posisyon, it's purely voluntary at nasa kanila po yun kung magpa-voluntary drug test sila para isa publiko na sila ay drug-free, then it's entirely up to these candidates po. Nagsasagawa na ang pambansang pulisya ng fact-finding investigation kaugnay ng cocaine user na presidential hopeful. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng usapin sa anti-drug testing ng mga kandidato, isinapubliko naman ng kampo ng presidential aspirant na si Senator Manny Pacquiao ang resulta ng anti-doping test nito bago ang kanyang naging laban kay Yordanes Ugas noong Agosto. Isinagawa ang pagsusuri ng Voluntary Anti-Doping Association sa Las Vegas, Nevada sa Estados Unidos noong Hulyo at Setyembre. Nakasaad sa parehong resulta na negatibo si Pacquiao sa mga ipinagbabawal na gamot ng World Boxing Council. Required ang mga atleta na sumailalim sa anti-doping test bago sumabak sa international competitions upang matiyak na wala itong ginagamit na prohibited substances para sa kanilang performance. Dagdag ng kampo ni Pacquiao, nakatakda ang senador na sumailalim sa hair follicle test. Ngunit nais anya ni Pacquiao na masuri ito ng laboratorio na kayang makapagbigay ng agarang resulta. Una nang nagpakita kanina ng negatibong resulta ng drug test si Ferdinand Bongbong Marcos. Batay sa dalang dokumento ng kanyang abogadong si Attorney Vic Rodriguez, isinagawa ang pagsusuri sa St. Luke's Medical Center, Taguig, kahapon. Sinabi rin ni Marcos na sa tingin niya, ay hindi naman siya ang pinatutungkulan ng Pangulo na umano'y kandidato na gumagamit ng cocaine. Naisumite na rin ng kanyang kampo sa PDEA, PNP at NBI ang resulta ng drug test. Malaki ang chance ang magsimula na rin ang pagbabakuna sa mga edad 11 taong gulang pababa matapos o bago matapos ang taon. Dalawang vaccine manufacturer na ang kumukumpleto ng requirements para maaprubahan ang kanilang emergency use authorization sa nakababatang populasyon. Ito ang balita ni Aiko Miguel. I would think ano, before the end of the year na I'm pretty sure Pfizer is going to be ready. And the Sinovac also told us that their data is being collated and will be submitted soon. So I believe before the end of the year, we're going to have vaccines for children below 12. Isa ang Pfizer-BioNTech sa naghahandang magamit ang kanilang bakuna sa mas nakababatang populasyon. Sakaling makompleto ng mga vaccine manufacturer ang requirements para maamyendahan ang dosing regimen ng kanilang mga bakuna,
bago pa pumasok ang taong 2022. Maaring makapagsimula na ang pamahalaan ng pagbabakuna naman sa mga batang edad 5 hanggang 11. By Pfizer, we hope that they will be sending in their application for an EUA very soon. Nagtanong na sila, they already asked for the list of requirements and they told us that they are completing the requirements. Like a new EUA, no? Kasi medyo may bagong innovation doon sa product. Ang China-made COVID-19 vaccine na Sinovac, nais ding magamit ang kanilang bakuna sa bansa para sa naturang age group. Ang Sinovac din, hinihintay namin na mag-submit ulit ng data nila for children na below, parang below 18 years old. They just have to complete some more data to give to our vaccine experts. And we hope to get that soon. Ang mga bansang Amerika at Israel nagsimula ng magbakuna ng kanilang mga 5 to 11 age group upang mabigyan ng proteksyon kontra COVID-19 ang mga bata dahil sa banta ng mababagsik na COVID-19 variants gaya ng Delta. Lumabas din sa mga pag-aaral ng mga eksperto na 10 beses na mas maitiyansang mahawa sa COVID-19 ang mga batang 12 taong gulang pababa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang Austria ang unang bansa sa Western Europe na muling nagpatupad ng lockdown simula nang i-roll out ang COVID-19 vaccines. Ipinasara ang non-essential shops, bars at cafes kasunod na muling pagtaas ng mga kaso. Bukod sa Austria, nangangailangan din ng mas mahigpit na restrictions ang Germany upang mapigilan ng record-setting wave ng COVID-19 ayon kay outgoing Chancellor Angela Merkel. Epicenter na naman ang global pandemic ngayon ng Europe at inaasahang magpapatupad ng mga bagong paghihigpit at vaccine mandates sa rehiyon. Magandang gabi mga kasangbahay para sa unang bahagi po ng ating What. Unahin po natin ang ating COVID-19 updates. Narito po mga datos mula sa DOH mula November 19 hanggang November 23. Sa kabuuan po, umaabot na sa 2,827,820 ang confirmed COVID cases sa bansa. At ngayong araw po, naitala 1,153 na mga bagong kaso. Mas mataas po ito ng 169 kumpara kahapon. Umaabot naman sa 18,721 ang bilang ng mga active cases sa Pilipinas at mas mababa po yan ng 1,077 compared yesterday. Sa bilang po ng mga gumaling, nasa 2,761,617 at ngayong araw mayroon po nadagdag na 2,182 na mga bagong recoveries. Sa bilang naman po ng mga nasawi, meron po tayong 195 na deaths today at ang kabuuan umaabot na sa 47,482. Para sa global tally, 258,268,775 confirmed COVID cases po yan sa buong mundo. Nasa 5,159,194 naman ang bilang po ng mga nasawi habang yung vaccine doses administered umaabot na sa 7,425,290,232. Magbabalik po ako mamaya para ibigay po ang ating weather update at trivia. Parami ng parami ang reklamong natatanggap ng National Telecommunication Commission kaugnay sa spam text messages. Babala ng NTC. Ang mga ito ay nais kumita sa hindi magandang paraan. Plano ng ahensya na makipag-ugnayan sa pulisya at National Bureau of Investigation o NBI upang matunton ang mga nasa likod ng mga aktibidad na ito. Ito ang balita ni Asher Tadakan Jr. I think before naman the pandemic, meron na talaga ito, di ba? Paisa-isa, ganun. Pero yun, nakakatakot yung volume ngayon ng pagdating ng messages. Talagang tatlo isang araw, ganyan, dalawa. Isang empleyadong si Mark Arnold Jordan sa nakatatanggap ng mga text message na inaalok ng trabaho at loan o pautang. Tinatawag ang mga ito na spam message o mensaheng pinapadala sa kung sino-sinong tao sa pamamagitan ng iba't ibang paraan gaya ng cellphone text message. Gumagamit ang mga ito ng iba't ibang mobile phone number na lubhang nakababahala para sa seguridad lalo pa ng mga online users. Kumbaga it lessens the trust sa ating communications lalo na sa
lalo na halos lahat ng transactions ngayon ay ano online na, so maaring madama yung pera ng mga tao. Samantala, ipinauubaya na ng Malacanang sa National Telecommunication Commission at National Privacy Commission ang isasagawang investigasyon kaugnay sa lumalaganap na scam messages. Oo, syempre, pag privacy issue yan, it's always a cause of concern. Not only for the IATF but for government and for the public, syempre. Kaya nandyan po yung NTC and National Privacy. They have their mandate. They know what they must do. And we will continue to monitor them in the performance of their mandates. Ayon naman sa NTC, maraming paraan para makuha ang phone number at makapagpadala ng spam message ang mga gumagawa nito. Ilan rito ay ang pagpapadala lang ng mensahe sa kahit anong phone number na maisip ng mga nagpapadala ng spam message. Maaari din namang nakukuha ang mga numero sa mga tindahan na naglo-load ng cellphone. Posible rin galing ang mga impormasyon sa mga contact tracing system sa mga establishmento. Paliwanag ni NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarrios, ipinagbabawal ipamigay ang mga impormasyong ito sa ibang tao at gamitin sa spam messages. We can coordinate perhaps with NBI at police para surveillance. Ma-determine kung sino yung mga yan, grupo ba sila o individual, etc. Paulit-ulit na payo ng NTC sa publiko, huwag magbigay ng personal na impormasyon kung makatatanggap ng mga ganitong mensahe. Ayon sa NTC, kusang titigil ang mga aktibidad na ito kung hindi ito kakagati ng publiko. Ngunit maaari ring i-block ng NTC ang phone number ng mga gumagawa ng ganitong aktibidad. Kailangan lang i-report sa NTC sa kanilang phone numbers gaya ng 0289204464 at email address na consumer@ntc.gov.ph. Tiniyak naman ng palasyo na masusi ng iniimbestigahan ang scam text na ito. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinagi ng National Privacy Commission na may kaugnayan sa ginagawang contact tracing ang paglaganap ngayon ng umano'y scam messages na nag-aalok ng trabaho, raffle o di naman kaya ay mga promo ng produkto. Batay sa inisyal na pag-iimbestiga ng NTC, sinasabing malaking sindikato ang nasa likod ng pagpapakalat ng umano'y scam messages. Ito ang balita ni Dante Amento. Scam po ito. Huwag niyo pong tangkilikin yan, i-block niyo po yan at i-remove niyo hong ibasura niyo huwag yung mga text na yan dahil kayo po ay lalansiin lamang nito. Iniimbestigahan na ng National Privacy Commission kung sino ang mga nasa likod ng paglaganap ngayon ng umano'y scam messages. Pinag-iingat ng NPC ang publiko sa mga ganitong modus na nagtatangkang kumuha ng mga personal na impormasyon gaya ng bank details ng isang tao. Ayon sa NPC, istilo ng mga ganitong modus na papaniwalain ang isang tao na bibigyan ka ng trabaho sa pamamagitan ng pag-promote sa isang produkto online, ngunit kinakailangan mong magbayad ng kaukulang halaga. Nanakawan ka ng pera in real time, no? Dahil meron ho silang modus, no, na kung saan, no, paniniwalain ka na magbibigyan ka ng trabaho para mag-promote, no, ng mga produkto online, pero kailangan mo magbayad, no, ng panimula at saka ka makakakuha ng komisyon. Hindi mo na namamalayan, marami ka nang dinideposito sa kanila at suddenly bigla na lamang sila mawawala. Pero taliwas akala ng marami, nilinaw ng National Privacy Commission na wala umanong kinalaman sa contact tracing efforts ng pamahalaan ang paglaganap ng scam messages. Batay sa inisyal na pag-iimbestiga ng mga otoridad, sinasabing isang malaking sindikato ang nasa likod ng ganitong modus operandi. Ito nga, sabi ko nga sir, is an organized international or global na sindikato ang gumagawa nito at gumagamit, no, ng mga numero na nakuha po nila sa marahil sa ibang paraan po. No, malalaking database po ang ginagamit nila dito. Maaaring nanggaling po yan doon sa mga dati hong na breach o na hack. Ginagalugad na rin natin yung dark web dito, yung Secraki, upang malaman kung meron nga pong nagtitrade, no, nitong mga numbers, no, ng mga Pilipino dyan at ginagamit po dito.
Ipapatawag ng NPC ang Data Protection Officers ng National Telecommunications Commission para alamin kung papaanong nagagamit ang mga network at telco infrastructures para maipadala sa mga mobile user ang nasabing scam messages. Aalamin rin kung posibleng na ibebenta sa mga marketing agency ang contact details ng mga mobile user. Hinikayat naman ng NPC ang publiko na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ang mga ganitong klaseng reklamo sa kanilang mga official website sa privacy.gov.ph o sa Facebook, Instagram at Twitter account ng ahensya. Maging ang Department of Trade and Industry, inabisuhan ang publiko na ipagbigay alam sa kanilang consumer care hotline sa 1-384 sakaling makatanggap ng scam messages. Sa ilalim ng Data Privacy Act, maaring makulong ng 6 buwan hanggang 2 taon at multang 2,000,000 piso depende sa paglabag ang sinumang mapatutunay ang illegal na gumagamit ng mga personal data. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-question ng ilang senador ang bilyon-bilyong pisong hindi nagagastos sa pondo ng Department of Social Welfare and Development sa mga nagdaang taon. Umaasa naman ang Senado na matatapos na ang debate sa plenaryo at maipasa na nila sa susunod na linggo ang pambansang pondo. Ito ang balita ni Herlene Delgado. Yes. We're talking of their proposed budget for next year. And if they're not able to obligate their budget for this year, what's the point of giving them additional budget for next year? Tinatayang nasa 13.5 billion pesos ang average na halaga ng pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi nagagastos mula 2017 hanggang 2020. Ayon kay Senator Aimee Marcos na dumidepensa sa budget ng DSWD, nangako na anya ang ahensya na magagamit ang halos 31 billion pesos na natitirang pondo ngayong taon. Pero hirit ni Senator Panfilo Lacson, madali lamang mangako at paulit-ulit na lamang anya itong nangyayari. How does the agency plan to improve its utilization rate sa annual budget nila? Kasi recurring itong problema. We are promised that in fact the this will be utilized and they will be ratcheting up their MOAs with various LGUs that have caused some level of delay as well as certain efforts at digital payments. Well, to promise or to commit is the easier part, you know? But the question is how. Yes, we're sadly familiar with that story. Year on year, we have a lot of promises during the budget hearings po. Natanong din ng mga senador ang dami ng mga programa ng DSWD. Pangamba ni Lacson, posibleng nag-overlap na ang ilan sa mga ito at nawawaldas ang pondo ng gobyerno. Gaya na lang umano ng Sustainable Livelihood Program ng ahensya na posibleng pareho lamang ang beneficiaries sa programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC na nakalagak sa ahensya. Ayon kay Marcos, nakatutok daw sa conflict areas ang programa ng DSWD. Lusot na sa plenaryo ang panukalang budget ng DSWD. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Sonny Angara, umaasa silang matatapos na ang debate ngayong araw at mailalagay ang mga isinumiting amyenda ng mga senador sa susunod na linggo. Batay sa target schedule ng Senado, planong mapirmahan ng Senado at Kamara ang enrolled bill ng panukalang pondo sa December 21 na ipadadala sa Malacanang para mapirmahan ni Pangulong Duterte. Herlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naka-lockdown ang coastal town sa La Palma sa Canary Islands, Spain dahil sa pagdaloy ng lava mula sa Cumbre Vieja Volcano. 2 buwan nang nag-aalboroto ang bulkan. Ito ang balita ni Mariel Latoza. Nagbigay ng direktiba ang mga otoridad sa mga residente ng 3 coastal towns sa Spanish island ng La Palma na manatili muna sa loob ng bahay. Kasunod ito ng panibagong lava flow mula sa bulkan ng Cumbre Vieja na nagdulot ng makakapal na ulap ng potensyal na toxic gases. Kita sa footage ang pagbagsak ng lava sa Atlantic Ocean.
Nagpadala na ng mga sundalo ang Military Emergency Unit upang tukuyin ang air quality sa lugar. Ipinasara na rin ang paliparan at posibleng tumagal ito ng 2 araw dahil sa hindi magandang weather conditions. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan mula nang magsimula ang pagputok ng bulkan, nag-abiso na sa mga residente ng Santa Cruz na magsuot ng mask dahil sa matinding concentrations ng particulate matter at sulfur dioxide sa hangin. Mariel Latoza, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong panahon ng pandemya, nagdulot ng great resignation sa Estados Unidos ang paghahanap ng mga manggagawa ng flexibility sa working environment at gayon din sa oras ng trabaho. Ito ang balita ni Marie Peñaranda. Mas magandang lifestyle para sa mga anak. Ito ang dahilan kung bakit nag-resign sa trabaho si Blanche na isang realtor sa Los Angeles, USA at lumipat kasama ang pamilya sa Texas. Isa si Blanche at ang asawa nito sa milyong-milyong residente sa Amerika na piniling mag-resign sa trabaho at maghanap ng mas magandang oportunidad para sa pamilya. Mas maganda yung environment para sa mga bata. Parang feels like home. Ayon sa U.S. Department of Labor, mahigit sa 4 milyong Amerikano ang umalis sa kanilang trabaho noong Setyembre sa kabila ng halos 6.5 milyon pa ang walang trabaho. Bukod naman sa pagkakataong maging malapit sa kanilang extended family, pinili ng pamilya ni Gerald na lumipat sa Florida mula sa New Jersey dahil mas mababa ang cost of living sa estado. Compared dito sa Florida, mababa yung mga property tax, walang income tax, etc. So in a sense po, mas nakakatipid by moving here. Kahit lumipat sila ng estado, hindi naman apektado ang trabaho ng mga magulang ni Gerald dahil pumayag ang kanilang mga employer sa New Jersey na maging permanente na sila sa remote work setup. Pero iba naman ang naging sitwasyon ni Gerald dahil kinailangan niyang mag-resign sa dating pinapasukan at maghanap ng ibang trabaho sa Florida. Both my parents, pinayagan sila magtrabaho completely remote dun sa New Jersey. Kaya they still kept their job dun sa New Jersey at saka sa Philadelphia. Kaya isang driving force yan na lumipat kami dito sa Florida. Ayon kay Chadel Neely, isang professor sa Harvard Business School, isa sa naging resulta ng pandemya ay ang paghahanap ng mga empleyado ng flexibility sa oras at lugar ng pagtatrabahuhan. Bukod pa ang mas mataas na sweldo na hindi available noong pre-pandemic. Sa kabila ng patuloy na mataas na bilang ng mga unemployed sa bansa, hindi nahirapan si Gerald na maghanap ng trabaho sa bagong tahanan nito. Samantala, hindi naman nangangamba ang mother of 5 na si Blanche na maging pihikan sa pagpili ng trabaho sa Texas. Maraming opportunity kung marami. Pero syempre, hahanapin mo yung magsaswak sa lifestyle mo, magsaswak sa family time din, at sa personal time. So, kumbaga ikaw na yung mamimili. Ayon sa ilang economic experts, magdudulot ng mas mataas na sahod at mas magandang benefits ang kakulangan sa empleyado ng mga industriya. Posibleng magdulot din ito ng ilang negatibong epekto tulad ng pagpili ng mga kumpanya ng automation na tuluyang magpapawala sa ilang trabaho para sa mga tao. Marie Peñaranda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi illegal ang paggamit at pagreseta ng molnupiravir basta't may compassionate special permit o CSP ang ospital o health professional na magpapamigay nito. Ayon pa sa Food and Drug Administration, dumami na rin ang mga ospital na mayroong CSP sa paggamit ng oral antiviral pill kontra COVID-19. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Sa OBP, I think they are partnering with the hospitals, itong Qualimed. At itong Qualimed Hospital, meron naman sila, kasama sila sa listahan ng mga ospital na may compassionate special permit. Kinumpirma ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na may compassionate special permit ang Health Network
na partner ng Office of the Vice President sa pag-dispense ng oral antiviral pill na Molnupiravir. Ayon pa kay DG Domingo, batid ng ahensya ang ganitong hakbang ng OVP. Batay sa Twitter post ni Vice President Lenny Robredo, sila ang magbibigay ng guarantee letter sa mga pasyente na ire-refer sa kanila ng mga volunteer doctors sa bayanihan i-konsulta ng OVP. Ang QualiMed Health Network naman ang mag-a-assess sa pasyente at magre-reseta ng Molnupiravir. Ayon kay DG Domingo, hindi ito illegal. Hindi naman siguro sa Office of the Vice President sila magbibigay ng gamot dahil bawal yon. So dapat po doon sa ospital na may compassionate special permit, maaaring i-refer ang pasyente doon at yung mga doctors doon ang magbibigay ng gamot. With full understanding siyempre ng pasyente na ang gamot na ito ay hindi pa rehistrado sa FDA kundi binibigay lamang under a special permit and that it is still an investigational drug at hindi pa po fully, hindi pa fully registered. Sa kasalukuyan, mas dumami pa ang mga ospital at importer na may CSP sa paggamit ng Molnupiravir. Meron na tayong 89 hospitals na merong compassionate special permit for Molnupiravir and I believe there are 3 importers that are supplying the hospitals na mga licensee galing sa mga suppliers na manufacturers na licensee ng MSD. Ayon sa FDA, ang mga ospital at doktor na may CSP ang may obligasyong mag-monitor sa epekto ng Molnupiravir sa mga pasyenteng mabibigyan ng Molnupiravir. They just have to follow yung ating regulations na of course kailangan ililista nila yung mga pasyente na pagbibigyan nila at i-report nila sa FDA yung utilization and outcome ng mga pasyenteng nabigyan ng gamot na ito. Samantala, sa isang Twitter post din ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, sinabi nito na may 40,000 capsules ng Molnupiravir ang nasa 6 na district hospitals ng Maynila at COVID-19 filled hospitals. Batay sa clinical trial result ng Molnupiravir na isinagawa sa iba't ibang bansa, ito ang kauna-unahang oral antiviral pill na dinisenyo para maagapan ang paglala ng infeksyon ng isang taong positibo sa COVID-19. Ngunit nilinaw din ng FDA na wala pang emergency use authorization at certificate of product registration ang Molnupiravir sa bansa, kaya hindi pa ito maaaring ibenta at bilhin sa merkado. Ang Department of Health din ang magtatakda ng presyo nito kaya't babala ng FDA. Huwag tatangkilik sakaling may magbebenta ng Molnupiravir sa iba't ibang online platforms at online shops. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Epektibo na sa December 1 ang no work, no pay policy para sa on-site workers na hindi pa bakunado at tatanggi na regular na sumailalim sa swab testing ayon sa Department of Labor and Employment. Pero imbis na takutin, iginiit ng isang labor group na bigyan na lamang ng incentives ang mga manggagawa upang mahikayat ang mga ito na magpabakuna na laban sa COVID-19. Ito ang balita ni Eileen Cerudo. Ang aming panawagan ay sa halip na pilitin, sa halip na i-discriminate, dapat ang DOLE ay magsagawa ng incentives program sa mga business owners at mga employers para mahikayat natin yung mga manggagawang hesitant, yung mga manggagawang walang access sa vaccines na magpabakuna. Simula sa December 1, obligado nang sumailalim sa regular COVID-19 RT-PCR testing ang on-site workers na hindi pa bakunado laban sa COVID-19. Ito ang mga manggagawa na kinakailangan ng pumasok ng pisikal sa trabaho. Kaakibat nito, ipatutupad ng Department of Labor and Employment ang No Work, No Pay policy para sa mga unvaccinated na manggagawa na tatangging magpa-COVID-19 testing. Batay sa guidelines ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF, mismo ang manggagawa na hindi pa bakunado ang gagastos sa kanyang pagpapa-RT-PCR testing at hindi ito sasagutin ng employer. Pero para sa Associated Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines, imbes na ipatupad ng DOLE ang ganitong sistema sa manggagawang ayaw pang magbabakuna, mas makakabuti kung mag-aalok ng incentives ang pamahalaan o ang mga employer para mahikayat ang kanilang mga empleyado na magbabakuna na laban sa COVID-19.
Ayon sa takapagsalita ng grupo na si Alan Tanhusay, ilan sa mga incentive na maaaring ibigay sa mga bakunadong manggagawa ay ang karagdagang vacation leave o dagdag na bonus. Maaari rin magbigay ang employers ng libreng transportasyon papuntang vaccination site at bigyan ang mga manggagawa ng isang araw na pahinga matapos na mabakunahan laban sa COVID-19. Giit ng labor group, hindi makatarungan na ginagawang mandatory ang pagpapabakuna sa mga manggagawa, pati na ang no work no pay policy sa mga hindi pa bakunado. Yan ay salungat at kumukontra doon sa Republic Act 11525 na kung saan sinasabi ng batas na hindi dapat mandatory ang vaccination dito sa ating bansa. So, ang sinasabi ng DOLE na no vaccine, no work, no pay ay isang paglabag ng batas at napakadelikado nito para sa mga manggagawa, lalong-lalo na yung mga unvaccinated. Paliwanag ng Department of Labor and Employment, isa lamang ang no work, no pay policy sa mga pagpipilian ng mga employers na maaaring ipatupad sa kanilang mga empleyado para mahikayat ang mga ito na magpabakuna. Pwede pa rin ang work from home setup sa mga unvaccinated, pero depende ito sa klase ng kanilang trabaho. Inamin naman ng DOLE na walang parusang ipapataw sa mga employer at empleyado na hindi makakasunod sa ibinabang polisiya ng IATF. Batid din ng ahensya na sa ilalim ng batas, hindi maaaring gawing requirement ang bakuna sa mga manggagawa. Kaya naman nilinaw nito na may karapatan silang tumangging magpabakuna, pero kinakailangan nilang sumailalim sa regular na testing. The law naman says it's not mandatory. That's why what we're saying here is you do have an option if you don't like to be. Kaya yung mandate na yan is not, kasi kung ayaw niyo mo, yun na, pwede naman mo kayo magpa-test regularly. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. What? Para naman po sa ating weather update, sa kasalukuyan po ay dalawang weather system ang nakakaapekto ngayon sa Pilipinas. Isa po dyan ang Northeast Monsoon na nakakaapekto ngayon sa Northern at Central Luzon. Habang ang Easterlies naman po ang siyang nakakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. Diyan po sa area ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan at Isabela, makakaranas po ng maulap na kalangitan na meron pong mga pag-ulan. Habang sa Ilocos Region naman po, Cordillera Administrative Region at ang natitirang bahagi po ng Cagayan Valley, kasama ng Central Luzon, makakaranas po ng bahagyang maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers at thunderstorms. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, ay partly cloudy hanggang sa maulap na kalangitan na mayroon pong mga isolated rain showers at thunderstorms. Trivia time po! Dagdag kaalaman po mga kasambahay. Alam nyo ba na ang Bluetooth technology ay ipinangalan kay 10th century King Harald Bluetooth? Ayan, pinag-isa niya kasi ang bansang Norway at Denmark. Gaya po ng computer at cellphone na pinag-iisa ng Bluetooth. Nakuha po ni King Harald ang nickname na Bluetooth mula sa kanyang bulok ng ngipin na nakuha niya sa sobrang kakakain ng blueberry. Ayan, alam niyo na kung saan galing ang salitang Bluetooth. Sana'y may natutunan kayo at lang itatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Naalarma ang Ministry of Health ng Israel dahil sa pagtaas ng reproduction rate ng coronavirus sa bansa. Dahilan upang paigtingin ng pamahalaan ang pagpapabakuna, partikular na sa mga mas batang populasyon nito. Ito ang balita ni Jenny Lombos. Sinimulang ilunsad ng Israel ang pagpapabakuna ng Pfizer-BioNTech COVID-19 sa mga bata 5 taon hanggang 11 taong gulang.
Ang 9.5 milyon na populasyon ng Israel ay kinabibilangan ng mga bata, partikular ang edad 5 hanggang 11. Kaya naniniwala ang Health Ministry na ang hakbang na ito ay makatutulong upang masugpo ang pagkalat ng virus. Ayon sa Israel Health Ministry, malaki ang posibilidad ng pagkakaroon ng multisystem inflammatory syndrome o pamamaga ng mahalagang bahagi ng katawan sa mga batang naapektuhan ng virus. Bukod pa ito sa mga pangmatagalang sintomas kagaya ng hirap sa pagtulog, pananakit ng kalamnan, pagkawala ng pang-amoy at panlasa. Ang pagpapalawig ng pagbabakuna sa mga bata ay naglalayong maiwasan at mapigilan ang malubhang kalagayang ito ayon kay Health Minister Nitzan Horowitz. Positibo naman ang mga magulang sa Israel sa hakbang na ito para sa kalusugan ng kanilang mga anak. I came here to have my two youngest children vaccinated. I've already had my oldest children vaccinated. I think it's very important. I do believe in the vaccination. I think it's we need to think of the public in general. I had doubts and then I was part of I think it was through Misrad Abriut, the health office. There was a information evening for doctors and so I saw a lot of different Mihkarim research and my worries were put away. So we came here today for taking a vaccination for the corona. I and my husband, we were vaccinated at the beginning and we were very excited that we are the opening of the vaccination for 5 years to 11 years. And we know that we need to do the vaccination in order to get to life. We were in a quarantine a lot of time and the kids go to school. Samantala, mahigit sa 50% na ang naitalang fully vaccinated sa Israel. Nakaramihan ay may third jab na o wala pang 5 buwan mula nang matanggap ang second dose ng bakuna. Jenry Lombos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinaubaya na ng Commission on Higher Education sa mga pamantasan kung kailan ito nais magsimula ng physical classes sa kanilang mga mag-aaral. Pero kinakailangan munang maihanda ang mga pasilidad na gagamitin ng mga estudyante alinsunod sa guidelines na itinakda ng CHED at ng Department of Health. Samantala, iniulat naman ng Department of Education na walang naitalang kaso ng COVID-19 makalipas ang 1 linggo ng limited face-to-face classes. Ito ang balita ni Janice Ingente. Kung tatanungin kung kailan sila magbubukas, iniiwan natin yan sa schools kung kailan ang desisyon nila. Pero once na nakapag-comply na sila, the next day pwede na silang magbukas ng kanilang mga campus. Muling nilinaw ng Commission on Higher Education na maaari nang magsimula sa limited face-to-face classes ang mga pamantasan sa oras na makapag-comply na ang mga ito sa itinakda nilang guidelines kasama ang Department of Health. Ayon kay CHED Chairperson Prospero De Velo III, kailangan lamang makapag-retrofit ng pasilidad ang mga universidad para sa maayos na bentilasyon. Ang striktong pagpapatupad ng minimum public health standards sa mga pasilidad gaya ng physical distancing, sanitation station, temperature check at iba pa. Kinakailangan rin na may pahintulot ng mga magulang at local government units at dapat ay bakunado ang mga estudyante, guro at staff ng pamantasan bago ang physical classes. Kailan pwede magsimula? Depende kung gaano kabilis mag-retrofit at saka mag-comply ang mga schools sa kanilang safety standards. Kung sila ay handa na, pwede na silang magsimula kahit ngayong December. Sa mga pamantasan na nais makilahok sa physical classes, magsumite lamang ng aplikasyon sa mga division o regional offices ng CHED na nakakasakop sa kanilang lugar. Samantala, ibinalita naman ng Department of Education na walang naitalang kaso ng COVID-19 sa mga estudyante, guro at school staff sa unang linggo ng pagsasagawa ng limited face-to-face classes sa 100 public schools. Sa unang linggo po ng ating pagpapatupad ng limited pilot, limited face-to-face, ay wala po tayong naitalang kaso ng COVID, no, sa mga lugar na ito.
Gayunman, mahigit 70 sa higit 7,000 ng mga estudyante ang nagpalista sa face-to-face classes ang hindi na muna pinatuloy sa paaralan matapos na magkaroon ng ubos, sipon at lagnat bago pa ang pagsisimula ng physical classes. Habang isang school personnel naman ang nakaranas ng ubo at isang school visitor ang nakitaan na may lagnat ang hindi na rin pinapasok sa paaralan. Dilinaw naman ng DepEd na hindi otomatikong isa sa ilalim sa swab testing ang mga bata na nakitaan ng kaparehong sintomas ng COVID-19. Layo naman nating iswab yung mga bata We might trigger accident, sinabi ko na yan. Tutusukin mo yung sisipain ka ng bata o sisigaw, wala na. We will create more trauma for the child and also trigger accidents. Aminado naman ang Department of Education na naging mahirap ang pagdidisiplina sa mga bata na ugaliing nakasuot ng maayos ang face mask sa panahon ng physical learning lalo na sa kinder level. Isa rin sa naging hamon sa unang linggo ng physical classes sa mga pampublikong paaralan ang pagmumonitor pati na sa mga nakakasalamuhan ng mga estudyante sa labas ng paaralan. Talagang hirap no yung ating mga kindergarten learners na isuot yung kanilang maskara sa mahabang panahon. So maya't maya ay inaalis ng ating mga maliliit na mag-aaral. Meron pong mga tao sa labas ng paaralan na hindi naka face mask no at gusto nating panawagan no na sa ating pong mga kapwa lalo na po sa local government unit na siguruhin no na yung pong mga tao sa paligid ng ating paaralan ay makitang nakasuot ng kanilang mga face mask. Samantala, siniguro naman ng DepEd na nakahanda silang umasiste sa mga estudyante at guro sakaling magkaroon man ng hawaan ng COVID-19 sa mga paaralan sa panahon ng physical classes. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ginugunita ngayong araw ang 12th anibersaryo ng Karumaldumal na Maguindanao Massacre na kinamatay ng mahigit 50 individual. At pagkatapos ng halos 2 taon mula nang maibaba ang hatol noong December 2019, wala pa rin natanggap na kompensasyon ang mga kaanak ng mga biktima. Ito ang balita ni Dante Mental Live. Dante, ano ang dahilan bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nabigyan ng kompensasyon ang mga kaanak ng mga biktima? Magandang gabi, Bernard. Sa ngayon kasi mayroon pang apila sa Court of Appeals ang mga nahatulan na prinsipal o yung mga pangunahing nasa likod ng insidente tulad ni na Andal Ampatuan Jr. at Zaldi Ampatuan. Iginigit ng mga ito na wala silang kasalanan. Kaugnay nito, hanggang hindi pa nagkaroon ng finality of judgment o pinal na hatol, hindi pa maibibigay ang hinihinging kompensasyon. Magdadalawang taon na matapos ibaba ang hatol sa Maguindanao Massacre noong 2019. Subalit ayon kay Attorney Nena Santos, abogado ng karamihan sa mga complainant, ay wala pa rin natatanggap na kompensasyon ang mga pamilya ng mga biktima. Ito ay ang bayad sa kaukulang danyos o civil damages gaya ng moral damages at exemplary damages. Hindi mo siya matanggap until may finality of judgment, di ba? Oh. So ganun pa ang hintayin mo. So sakaya magbadaliin ng Court of Appeals para kung sakaling magpunta pa sila ng Supreme Court, madaliin na rin. Kasi ilang taon nang naghihintay. Wala pang na-receive yung mga biktima. Kaya naman, habang walang resolusyon ang Court of Appeals sa apilan ng mga nahatulang individual, partikular ng mga Ampatuan, naghain din ng apila ang mga biktima na taasan ang matatanggap nilang kompensasyon. We're asking the court to increase the moral damages from 300,000 to at least 500,000 to 1 million and the exemplary damages from 300,000 to 1 million.
Bukod dito, may apela din ang mga biktima sa Office of the President na baliktarin ang desisyon ng korte kay Sajid Ampatuan at Akma Dato Ampatuan dahil inabsuelto sila sa kaso. Dagdag pa ni Attorney Santos, sa ngayon ay nasa 82 pa ang hindi nahuhuli o at large sa mga akusado. Ang pag-asa ngayon ng mga biktima na sana maging mabilis ang resolusyon ng Court of Appeals sa mga apela ng magkabilang panig. Samantala, ang anak naman ng photojournalist na si Rinaldo Bebot Momay ay patuloy na umaasang masasama ang kanyang ama sa listahan ng mga namatay. Batay kasi sa naging desisyon ng korte, hindi maisama ang pangalan ni Momay sa mga biktima dahil hindi nakita ang katawan nito. Ayon naman sa kanyang anak na si Maria Renafe Castillo, patuloy siyang lalaban para sa kanyang ama. I will fight in order to move forward. Being able to forward is to stay on the process of finding justice for my father, Reynaldo Bebot Momay. This process became my own racetrack, which I must go over and over again until I get to my destination, and that is to make someone accountable for my father's death, for a daughter's loss. Ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ay kasama din sa humihiling na isama si Momay. Nagkakaisa naman tayong lahat na si Rinaldo Momay is the 58th victim of the Ampatuan massacre. So patuloy pa rin yung Fight for 58 campaign. Bernard, kapag nga nangyari na naisama itong si Rinaldo Momay sa listahan, ay maging 58 na ang lahat ng mga biktima sa karumaldumal na pamamaslang at madadagdagan ng one count of murder ang sentensya sa mga nahatulan. Kasama sa komemorasyon ngayong araw, Bernard, ang PNP, ang National Press Club at iba pang media practitioners sa bansa. Noong Sabado ay nagkaroon ng pagtitipon ang ilan sa pamilya ng mga biktima kasama ang kanilang abogado sa General Santos City at nagsindi rin ng kandila sa libingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Dante Amento. Nakararanas ng mabigat na trapiko ang mga motorista, partikular na sa EDSA North Avenue. Bunso dito ng mga konstruksyon na isinasagawa para sa common station na mga linya ng tren sa lugar. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, nagpapatupad na sila ng ilang hakbang upang maibsan ang mabigat na trapiko. Ngunit humihingi ng kooperasyon ang ahensya sa mga motorista. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Kung makikita mo yung galing North Avenue, na apektuhan yan eh, di ba? Because of that construction dito sa mga pillars. Kasabay ng pagdagsa ng mga motorista sa Kalakang, Maynila, nakararanas ng pagsisikip sa mga lansangan, partikular na sa area ng EDSA North Avenue. Bunso dito ng pagkipot ng lansangan dahil sa mga konstruksyon na isinasagawa para sa common station ng MRT 7, MRT 3 at LRT 1. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhar Abalos Jr., lalo pang bumibigat ang trapiko kapag rush hour. That's a national project. I think it's up to mga January daw yata ang kanina tatapusin daw yan. But for the meantime, we really have to make some policy changes right now. Kaninang umaga, nagpatupad ng counterflow sa EDSA southbound ng nasabing area. Paliwanag ni MMDA EDSA Traffic Czar Edison Bong Nebrija, sa gabi lang karaniwang isinasagawa ang counterflow, ngunit nagkaroon lang ng aberya sa crane na ginagamit sa proyekto, kaya umabot ito ng morning rush hour. To mitigate the effect of this construction, we only let them work during the night. So, kaya ng gabi hanggang 5 ng umaga, and we ask them to secure everything and let the roads passable. Naglagay na rin ang traffic light sa may U-turn slot sa lugar upang maisaayos ang daloy ng mga sasakyan na kailangan tumawid sa kabilang lane ng EDSA. Binabawasan na rin ng MMDA ang mga conflict o abala sa trapiko na mula sa mga entry at exit points sa lugar, lalo pat maraming mall at kalsada sa naturang area. Pakiusap na lang ng MMDA sa mga motorista, dumaan lang sa isang lane sa EDSA at huwag nang magpapalit-palit upang maiwasan ang abala sa daloy ng mga sasakyan at maiwasan ang aksidente. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pumanaw na ang tinaguriang pinakamatandang tao sa Pilipinas at super centenarian na si Lola Francisca Susano mula sa Negros Occidental. Ito ang balita ni Cyrix Remanes. Hindi ko ni-expect na ito yung nakikita ko kay Lola. Masaya pang ipinagdiwang ni Francisca Susano o Lola Isca ang kanyang 124 na kaarawan noong Setyembre. Ngunit kagabi, tuluyan na itong namaalam. Ayon sa Kabangkalan Public Information Office, pasado alas 6 ng gabi kahapon nang bawian ng buhay si Lola Isca. Wala pang inilabas na sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa apo nitong si Merlin Susano, nagnegatibo naman ang matanda sa COVID-19. Ngunit posibleng niya itong napabayaan dahil may nakita itong butas sa tagiliran ng matanda na maaaring naging sanhi ng pagkamatay nito. Kaya napabayaan kasi yung nagbabantay, hindi man lang nag-share. Parang kinikip niya talaga yung ano nangyari kay Lola. Kahit sa akin, hindi niya sinabi. Kahit sa mama niya, hindi niya sinabi. Kung hindi ako umuwi dito, hindi ko nakita talaga kung ano talaga yung totoo. Maayos pa niya ang kalagayan ni Lola nang huli niya itong makita. Unexpected na ito ang nangyari kay Lola. Si Lola, kumakain lang si Lola, tapos uminom, okay din yung pagkain niya. Kasi katarating ko lang galing ako ng Davao. Ako doon, 6 months. Si Lola Isca ang super centenarian na tinaguri ang pinakamatandang Pilipinong nabubuhay sa bansa, na isa sa mga naiwang saksi sa 2 lumipas na World War. Inaantay na lamang nito ang official declaration ng Guinness World Records bilang pinakamatandang tao sa mundo. Cyrix Remanes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang karagdagang volunteers para sa 3 araw na mass vaccination ng Department of Health, Western Visayas. Ayon sa DOH 6, kailangan pa nila ng halos 6,000 health workers para maturukan ang 1.2 million na target population. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Isinasapinal na ng Department of Health Western Visayas ang plano para sa mass vaccination sa November 29 hanggang December 1. Tuloy-tuloy ang monitoring at assistance ng DOH sa mga lokal na pamahalaan para maihanda ang kanilang mga logistics, manpower at maging ang supply na bakuna. So constant ang atin ng coordination, ang atin ng monitoring man sa atin ng mga DOH natin ng personnel, kagpaghatag sa assistance sa atin ng mga LGUs kung paano planuhan ang atin ng 3-day na vaccination. Sa 15 million na target vaccinees nationwide, 1,278,777 dito ang dapat mabakunahan sa Region 6. Katumbas ito ng 426,259 doses per day para maabot ang 70% target population bago matapos ang taon. Hindi naman nakasama ang Iloilo City dahil naabot na nito ang 99% na target population. Nangangailangan ng libo-libong volunteers ang DOH kagaya ng health screener, vaccinator, post-vaccination monitors, health educators, registration personnel, encoder at data consolidator o tallyer. Hindi rin sapat ang kasalukuyang 2,000 healthcare workers at kailangan pa ng halos 6,000 kagaya ng mga nurse, doktor at mga trained na vaccinator. Liban dito, kailangan rin ng additional na 2,471 na vaccination teams at 454 na vaccination sites. Sa ngayon, mayroon ang nakapagparegister na encoders at vaccination teams at ilan na rito ang naaprubahan ng LGU. Sa mga gustong mag-volunteer, maaaring magpa-register online o iscan ang QR code ng DOH at hintayin ang approval ng LGU. Importante na ang atin nga mga volunteers, vaccinated man siya, no? Wala man mga comorbidities, and hindi sila immunocompromised on kag-healthy man ang ilang state. We could help also, no, sa pag-volunteer, sa pag-encourage ang mga wala pagibyan na bakunahan sa aton ni single dose ng COVID-19 vaccine.
Samantala, hinihikayat naman na magpabakuna ng booster shot, first dose o second dose ang mga eligible population na 18 years old pataas, minor de edad, senior citizens at immunocompromised bilang proteksyon laban sa COVID-19. Magdala lamang ng valid ID, medical certificate, birth certificate at proof of guardian para sa mga minor de edad. Pinapayagan naman ng walk-in sa lahat ng vaccination sites pero mas mainam pa rin ayon sa DOH na magpa-register muna sa mga barangay o RHU. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos humakot ng award sa katatapos na American Music Awards, inanunsyo ng Korean pop sensation na BTS na isa sila sa presenters sa nalalapit na Grammy Awards. Umaasa ang BTS na makakakuha rin sila ng award para sa single na Butter. Ang BTS ay nakasungkit ng 3 awards, kabilang na ang Favorite Pop Song para sa kantang Butter, Favorite Pop Group at Artist of the Year sa AMA 2021. Isa pang sitio sa Tarlac na tahanan ng mga katutubong Aita ang naging benepisyaryo ng Free Potable Water Project ng Members Church of God International. Ito ang balita ni Nina Armidio. Sa sitio Yayang, bayan ng Santa Juliana, probinsya ng Tarlac, dekadekada ng tiisin ng mga katutubong naninirahan doon ang pag-igib ng tubig. Ang pinakamalapit na poso, lalakarin ng 1 kilometro. Kasi po simula po bata po kami, malayo po talaga yung bomba. Malayo po tapos sa pagbubuhat po ng tubig, yun po sama-sama ng mga anak ko. Simula bata po kami, nagbubuhat po kami ng mabigat, papunta po ng bahay, ganun. Bukod sa malayo, hindi rin sila nakatitiyak kung ang makukuhang tubig ay ligtas na gamitin o inumin. Mahirap po ang tubig dito, lalo na po halos hindi namin alam kung marumi o ano. Kaya kumisan nagkakadariya yung mga bata. Kaya kumisan po bumibili na kami ng mineral o nakipag-igib na kami sa barangay. Masakit na po yung ulo ko kasi kaano po sa doon pa po sa baba. Sabi ko po sa asawa ko, magtiis na lang tayo habang walang sabi ko, malay mo naman say ka sa may gagamitin si Lord na para bigyan tayo ng tubig, sabi ko doon po sa asawa ko. O tapos manalangin tayo, sabi po ng asawa ko sa akin. Para makapaglaba ang mga nanay, 1 oras na maglalakbay. Bit-bit ang mga labada. Araw-araw ay bit-bit din nila ang pag-asa na may darating na tugon sa kanilang dalangin. Nangangarap din po ako magkaroon ng tubig po rito sa taas. Hiniling ko rin po kay Lord na sana po Lord, sabi ko darating ang araw magkatubig po rito sa amin. Nakita at narinig ang kalagayan ng mga katutubo, agad na kumilos ang Members Church of God International at muling nagsagawa ng Free Potable Water Project. Ito na ang tugon sa hiling ni Aling Tudesha, isang bagong poso na panggagalingan ng ligtas at malinis na tubig. Hindi ko po alam kung paano po maipapaliwanag yung saya ko. Hindi na rin po mahirapan yung mga bata na magbuhat ng damit mula po sa ilog. Ngayon po meron na pong bomba. Araw-araw po naliligo na po yung mga bata dito po. Tapos kami rin po na naglalaba, hindi na po kami pumupunta sa sap. Para pong mineral water na binibili po sa yung lasang-lasa po. Okay na po, wala na pong problema.
Lahat po dito, gusto mong umigib, umigib na po. Pwede na tayo po uminom. Kailangan po natin ng Diyos. Huwag po tayong makalimot na tumawag sa Kanya. Huwag tayong makalimot na magpasalamat sa Kanya. Kami po sa MCGI ay maliit lamang na katulong sa gawang mabuti. Ipinagpapasalamat ng Members Church of God International ang matagumpay na Free Potable Water Project na siyang tutuldok sa mahabang panahon ng tiniis ng mga taga-sityo Yeyang. Ang karangalan ay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang may kaloobang gumawa tayo ng mabuti sa bawat pagkakataon at kakayanang mayroon tayo. Gaya ng nasusulat sa mga banal na kasulatan, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Sa mabuting gawang ito, sa Diyos ang kapurihan! Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po sa pamamagitan ng 24/7 live streaming ng UNTV News and Rescue YouTube channel ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito ay ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Members Church of God International. Bukas ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Kawikaan 22 at 9 na nagsasabi, ang may magandang loob na mata ay pagpapalain, sapagkat nagbibigay ng kanyang tinapay sa dukha. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi!